Hi, good morning mga idol. Kumusta mga kabiyahero ko? First time ko mag vlog ng unboxing ng aking biniling bagong Akaso V50X. Tingnan. V50X nabili ko sa Lazada. Ang price niya is 2,000 from Akaso official store. So siya yung may pinakamurang offer na mabibilan niyo sa Lazada. Sa iba nasa 4,500 up to 5,000 pa. So less than $100 magkakaroon ka na ng isang decent action cam. Hindi man kagaya siya ng mga GoPro, ng mga kilalang GoPro, DJI Osmo Action. Pero ito, I think magagawa naman niya yung mga gusto mo. Wag lang talaga siyang i-compare sa mga very high-end. Kasi nga, ang presyo niya is compare sa iba na iaabuti ng $400 or less than $400, ito less than $100 meron ka ng a decent action cam. Okay, let's check. So sealed na sealed siya, mga brother and sister. So before ko bilhin to, binenta ko yung isa kong DJI Osmo Plus. So medyo malaki kasi. So at saka matagal siyang setup dahil kailangan pa ng cellphone para magamit yung Osmo Plus. So ito direkta. Kaya nagustuhan ko siya dahil mas mabilis ko siyang magagamit at pag-setup sa mga travel videos. So tawag ito. Waterproof sealed case. Ayan. So buksan natin. So maganda packaging niya, maganda ang mga box. So looks may quality, even ang price niya is less than $100. So so ang delivery time, it takes mga 2 weeks. 2 weeks to deliver. So ito, ito ang mga accessories niya. Napakarami, napakarami. Tingnan natin. Akaso club card. So ito, I think remote control strap pwede sa headworn. Ito pa yung kasama ng strap, pwede headworn or strap sa handle ng bike or any na gusto nyong gawin. Okay, kaya ito yung mga sabi nila accessories na ito ay compatible sa mga GoPro or other action cam na pwede nyo, na meron na kayo, na pwede nyo interchangeable siya. So ito, charger, battery, sa pagkakalang ko, dalawa ito. Ito, battery,
their accessories, charger, ano ba? So, ayan. Additional, ito is a back cover ng action cam. So, tingnan natin ngayon itong action cam na kaso. So, yun. Talagang well sealed siya. Okay. Akaso B50X. So, okay, maganda naman ang cover niya. Asa it's a matte. Matte plastic. Good quality touchscreen. So, meron na raw itong screen protector film. Maganda, nagustuhan ko rito, hindi siya masyadong nakaangat. Unlike na other like other action cam. So, ingat din, medyo labas ng konti yung lens. Prone siya sa gasgas pag ipapatong siya, nawala ito. Case. So, overall, maganda. Power switch, record button, think, and touchscreen. Terminal port, memory card, port, and dito may dalawang buttons. I don't think kung microphone or speaker to. Meron din sa ibabaw. So I think this is the microphone and this is the speaker. Tapos meron siyang 1/4 inch na, so pwede nyo siyang i-hook sa mga tripod nyo. Ayan. So yung ibang action cam wala na ito. So mas maganda to, pwede mong gamitin pang vlog. Then stand mo lang siya, tapos while pwede ka mag capture ng mga na gusto nyong kunan, na pwede siya stand lang sa tripod. So okay. Settings. Okay, setting the resolution, for me 1080p at 60 frames per seconds lang ako. Ayan. Kaya ako naka 60 frame per seconds para magawa sa post processing kung meron akong gustong slow motion. Yun. Sa higher resolution kasi at 2.7 or 4K, ang maximum niya sa highest resolution is 4K at 30 frame per seconds. So medyo mahirap ito kung may ang laptop or ang iyong paggagamitan ng pagpa-process ng mga videos mo is a low spec laptop, medyo mahirap siya. Super task kasi ng kanyang resolution at malaki ang kakainin files. So for me as a YouTube, okay na sa akin ng 1080p at 60 frame per seconds. So sa 60 frame per seconds magagawa ko na yung gusto kong mag fast ramping or mabilis or lalo na yung slow motion, kaya na niya sa 60 frame. At ang pinaka maximum frame per seconds nito is 90 frame per seconds. So 90 frame magagawa mo na super smooth slow motion. So sa camera resolution, ito ang choices nito, 20, 12 and 8 megapixel up to lower hanggang sa pinakamababang 3M. So doon na tayo sa pinaka maximum resolution para magamit natin yung full potential ng camera. Okay. So image stabilization, ito ang pinaka importante. Sa image stabilization kasi kapag naka-stabilize, magiging smooth ang mga videos mo, capture mo. So kahit na tumatakbo ka, naglalakad ka, or gumagalaw ka, magiging smooth pa rin ang videos mo or mga content mo. So gyroscope is almost same siya sa may inter relatively siya sa image stabilization. So I suggest na you on this also. Okay, video encode H.264
H.264 is a yan yung naunang version ng format ng mga video. So mas maganda ngayon ang H.265 dahil ito yung compressed and file na mas maganda sa maraming bagay without sacrificing the quality kahit na compressed file siya. Same quality, mas maganda, mas all in all maganda, mabilis at mas ito yung bago ngayon. So I suggest H.265 ang gamitin. So okay. Video encode, okay, slow motion. Sa slow motion, ito na. Meron kang choices, 1080p at 90 frames per second, 720p at 100 frames per second. Ito yung super slow, yung talagang sobrang bagal. Like sa pagpatak ng tubig, makikita mo yung drops niya na dahan-dahan na makikita mo siya. In sa nakaya ng ating nakayang tignan ng ating mga mata. So choices mo yan kung sa 1080p or 720 at 120 frame per seconds, pero mas mababa ang quality niya ng konti. Pero okay na kung sa simple mo lang naman gagamitin or your for your personal. Okay? Self timer, meron din siya, ilang second, mamili ka 1, 2, 3, or 5 or seconds. Then, ito, next, self time lapse, ito, time lapse photo, pwedeng 3, 5, 10 seconds, siya mag-take ng shots every 5 seconds, 3 seconds, 30 seconds, mag-take siya ng shots para sa iyong time lapse interval. So, saset mo siya kung gano'ng katagal din siya magta-time lapse. So, burst photo, scene, exposure value, exposure time, ISO, so etc. Pwede yan, hindi ko na i-explain maigi. So ito, settings, sounds, siyempre, kailangan natin ng sound. Ayan, 50. So, nasa inyong choice kung anong gusto nyo, kung 50, more than, or less than. Kung ano yung sa ipiprefer nyo na settings. Key tone. Aha, key tone, when you touch yun, tutunog siya, touch tone, yan, boot tone, etc. Yan, meron siyang sound once na mag-open at mag-close. So, angle, angle siguro 170, pinaka the best, kasi 140, liliit lang naman siya, pero yun din. So, mas maganda gamitin niyo yung maximum. Diving mode, meron din siya, WDR, auto power off, screen saver, etc. So, nasa yun na. Ito ang gagawin natin. Format SD card. Ito, notice, format SD card. Quick format, cancel and confirm. So, sa first time you use this action cam, you need to format yung, lalo na kung bago yung inyong SD card. So, ito. Ako naman kasi is gamit ko lang yung dat from my old Osmo Action, Osmo Plus na stabilized camera, yun na yung ginagamit kong SD card. So yun ang kinamit ko rito, pero I need to format it para mas maganda kasi dedicated siya rito para yung old files is clear. So, mas maganda kung meron kayong tigi isang memory card na ginagamit for your action cam. Iba yung pang camera at iba yung kung ano man na gamit nyo sa mga ibang gadgets nyo. So, mas maganda tigi isa sila. So, yeah, format SD card confirm. Formatting, format successfully. Okay. So, ito, ang masabi ko rito, very responsive, very easy, napakaganda ng kanyang touchscreen para lang kayo nag touchscreen ng phone nyo kung ano yung ginagamit nyo, maganda siya. So okay, let's check ang quality. So no file, so tignan natin ngayon kung ano yung record nya. Okay.
okay, dito pa rin nakikita ko na yung smoothness niya. So, kahit ginagalaw ko siya ng by my hand, handheld lang siya, hindi siya magagalaw, hindi siya mauga. So, ito. Ayan yung mga videos ng accessories. So, super smooth. Well, okay siya. Aha. Okay, stop. Stop recording. So, ito. Guys, I think sa aking first impression dito sa unit na to, masasabi ko is okay, maganda. Yeah. Build quality, paghawak mo pa lang is okay compared to the action cam na nabili ko na from China, na hindi talaga ako na-satisfied. Even the battery pa lang is hindi mo na maaasahan. Ito quality, touchscreen, ano pa ang hanapin nyo, kaya mag-record ng 4K, good for slow motion, time lapse, marami siyang function features na mapapakinabangan nyo. Hindi ko lang na-check pa ang video or ang sa post-production, at ang lalo na ang sa mga gusto mag-vlog yung kanyang microphone. Nakadepende lang kayo dito sa kanyang internal microphone. So, and yun ang aking napapansin o na sa mga reviews na napanood ko bago ko bilhin ito ay yung kanyang audio recording. Pero sa kanyang stabilization camera, even night time recording is excellent. So, kung ako tatanungin ninyo kung worth ba siya sa kanyang presyo, is masasabi ko is worth siya, at dahil 2 batteries, can charge, may kasama siyang charger na separate, external, hindi kagaya ng iba, charge mo siya na naka-insert ito sa i-battery sa loob ng unit. And lots of accessories magagamit niyo. Ito for pwede sa strap sa inyong kamay para sa remote. And then ito, kompleto siya. So, ganito na lang po. At maraming salamat, at sana makatulong niyo itong ating unboxing and simple review. Salamat.